Welcome po sa Kainang Pinoy. Ang i-feature po natin ngayon ay ang chicharong bulaklak. Heto po ang ating manggagamitin. Ito po yung pork ruffle fat. Ito po yung mga taba-tabang nakadikit po sa mga bituka ng baboy. Kailangan din po natin ng dinurog na paminta. Bay leaves or yung dahong laurel. Suka. Asin at mantika. Mangangailangan din po tayo ng tubig. Ang pinakauna po natin gagawin, kumuha po tayo ng bowl. Maglagay po tayo ng suka. Dahon ng laurel. Yung pong pamintang durog. Pagkatapos po, hahaluin natin. Ito po kasi ang magsisilbing pag-aalis ng amoy doon sa ating pork ruffle fat o yung bulaklak ng bituka kung tawagin sa atin. Make sure po na malisa itong pork ruffle fat. Hinugasan na po namin maigi uli ito. Lalagay po natin ngayon doon sa bowl natin at atin po itong imamarinate. Pagkalagay po sa bituka, lagyan po natin ng asin. Isiksik lang po natin maigi ang pork ruffle fat dun sa suka. Gawin po natin ito at maghintay po tayo ng 30 minutes. Pakulo na po tayo ng tubig habang hinihintay natin yung pag-marinate dun sa bulaklak kanina. Ngayon po, kumukulo na ang tubig natin. Ilalagay na po natin yung bulaklak. Takpan po ngayon natin ito at maghintay po tayo ng 30 to 40 minutes. Make sure po na nasa mahinang apoy lamang po itong ating kalan. Okay na po ito, atin na po itong hahanguin. Huhugasan po natin ngayon ito. Pagkahugas po, aasinan po muli natin ito. Magpainit muna po tayo ngayon ng mantika. Pag mainit na po ang mantika, atin na po itong i-deep fry. Palutuin pa po natin ito. Ayan po at malutong na. Pwede na po natin itong hanguin. Heto na po ang ating chicharong bulaklak. Marami salamat po muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain.